Ito na, oh. Burst, ito na, Burst, oh. Burst pick, oh. Burst pick. Oh, Burst. Oh, tanggal-tanggal agad si 5 minutes tanggalan VOD. Tanggalan siya, oh. Tanggal, wala 5 minutes VOD, pre. Oh, 5 minutes VOD, piling ko, eh. Uy, grabe. Kidding aside, guys, no? Kidding aside, I think marami tayo matututunan tayo dito, paring Rob Luna. Sa draft ko na nagsabi yung matchups ng mga heroes nito, kakaiba. Meron kang mga signature, eh, di ba? Like, Kufra, ano yung mga irerespeto mong picks for both of the teams? Kasi meron kang Angela, may Kufra, Haze even, with a good hero pool as well. Sobrang ano to, sobrang magkakatalunan to. And I think SGD Omega eliminating the side of Sunsparks is outplay potential due to the fact na ang binan nila ay Cho at Tamus. Totally agree with you, Dad. Pero ito, in terms of, lagi na sinasabi, maraming mga dinadalang bago dito ang SGD Omega. Pero coming into Sunsparks, parang ito yung part ng drafting na hindi mo na kailangan ng somehow ng mga counter. Siguro magre-relay ka na lang kung ano yung naging ban. And yun, going back dun sa sinabi mo kanina, Manji, itong both of the teams, parang ngayon, one step ahead yung Sunsparks, bukas SGD man. Parang ang bilis ng catch up and adaptation ng parehas ng team dito. Now, SGD Omega dito, hovering dito sa ating Uranus and possibly that's gonna be their first pick. So, that's probably an offlaner. Butters, what do you think dito? Ang expect mo dito sa ating mga low race team natin? Would they pick pa rin ba dito? Medyo na ano na, na-adapt na natin sa kanila yung picking na yun. What do you think, Butters? Alam mo, tinitignan ko pala yung picture ni Kilowas ngayon, parang high race ata gagawin nito. Nako, Burst! Your team is... Ito na! Ayan na! Minutes kalabidad, me. Nako, boy! Kids lang daw, pero nag-esmeralda. Ano ba yun? Ito na! Let's see, kasi I think it's a good opening for Sunsparks, securing sustain. It's actually similar to the Cho Tams then nabandito ng SGD Omega. Pero SGD Omega, this is a one team, pare, na sobrang galing sa drafting kasi ang dami nilang flex picks. And isa to sa mga flex picks nila yung Uranus. So hindi natin alam kung support ba to offlane. Totoo, totoo. Ayan. And ito, going back sa previous match ng SGD Omega, kung maalala mo yung how had GC used the link, kung nakakita tayo ng isang malupit na link coming from Hate na sobrang aggressive, si Haji dito, yung paano sila nanalo using his link, naging defensive siya in a way, pero alam niya kasi proper timing kung kailan lang yung power spike niya. At doon din lumabas yung Angela ni Kenji. Would you think ba dito, Manji, na i-repeat lang din dito yung ginawa ng SGD? Angela is still open para sa drafting. Yeah, I think Sunsparks is answering this kasi it really depends if they're gonna ban it or not. But sinecure nila dito yung isa sa mga heroes ni JP. So I think they're confident coming in this game, especially on that late game on the carry. But they need to be careful here kasi SGD Omega, meron silang instant kill coming in from the Ling. They have a good sustain with the Atlas. And ang interesting dito, ang gagamit nito ay si Mr. Fundamental na si Heat. So again, both of the teams respecting each other's hero pool. Ganito ka-intense, man. Totoo to. And yun na nga, Spark realizing yung magiging pick dito ng SGD Omega, which is the Angela banning on the third phase as well. Grabe, no? Nakikita mo kung gano'n nila kakilala ang isa't isa in terms of drafting phase. They're also removing naman dito the tank, which is yung Kufra dito ni Raflisha. Somehow, na-open yung Natalia dito. Would you think it's still viable na ipasok pa dito? Or masyado nang malambot ang draft dito ng Sunsparks, Butters? It depends on how you look at it. Kasi feeling ko agad na rin ang setup nila dito as to control kung ano man yung meron dito sa SGD. May mga sagot naman sila eh. And you can't really say na umbot dito yung Esmeralda pick nila kasi automatically meron kang sabihin natin meron ka ditong isang Uranus na makakapag-generate ng armor para sa'yo. So if ever man magkaroon ng sabihin natin scuffle, eh mas magiging madali yun para sa Esmeralda to find the right targets
for the right timings na bago siya mamatay or bago siya ma-pick off. But then again, you have to look at it this way. Sunsparks dito, they do not have access to the Kufra. And I'm expecting probably a tank. Freya. Akailos would be bad for Sunsparks dito. Freya ang kinuha nila. It's still a good hero. Go Rob. Nee, I was actually expecting yung Freya kasi madalas kong nakikita whenever I go doon sa stream ni Toshi, most likely siya yung gagamit niyan. And somehow, nakakasabay ang isang Freya in terms of being an offlaner. So, may kita mo na dito kung ano yung plan ng SGD Omega. Both top and bottom, that's gonna be the Freya and as well yung Johed and the top. The one-three rotation. Pero, siguro, I would like to have your thoughts and prediction as well. Let's start with you, Manjin. Man, ang hirap nito. Meron akong two factors na nakita dito. It's KLBJ, the king on the Esmeralda. Even though there's a Freya here, coming in from SGD Omega, yung Freya, I think, sagot to sa Johed, eh, tsaka sa mga ibang fighters. Sobrang ganda ng Freya ngayon kapag close gap. Pero, since nirespeto nila si Kiluwash, binan nila two heroes. Ni Kiluwash, 5 minutes. COD kasi yun eh. Hili ko SGD eh. Hili ko SGD. Alright. Dragon ang sagot dito ni Manjin. How about you, Butters? I would have to say, ano din, SGD, I do not like yung idea na nag-carry dito, yung Sunsparks. It might work out, pero kasi medyo naging situational yung pagkakaroon mo ng extra tulong in terms of, sabihin natin, early game phase. Mas kailangan siya dito pagtuunan ng pansin pagkabigayan ng pera. I didn't really see kung ano yung ginamit niya ditong emblem. But I think dun pa lang medyo nagkakaroon na tayo ng onting problema. I have to side with SGD. So, very well said dito sa ating panelist. So, that's gonna be a unanimous decision or prediction na napili dito. Dalawa dito, Manjin and Butters, binoto nila ang mga dragon. Ang ating mga casters din kaya, yun din kaya ang tingin nila, Baymax and Bertig, take it away. At ayun na nga, welcome back to our third matchup, which is SGD Omega versus Team Sunsparks. And kami pa rin, magiging shoutcasters din niya. I'm a friend, gaming companion, Baymax, kasama ko pa rin, one and only Bertig Magiting. Anong masasabi mo? Let's go! Masasabi natin. Ang kaabang-abang itong last series natin para dito sa week number 5. Well, doon pa lang sa drafting, agree ako doon sa sinabi ni Butters tsaka ni Manjin na masyadong nagano dito yung Sunsparks. Well, I think they will go for the 1-2-2 strategy itong SA. Mm-hmm. Or baka mag-early invade sila kasi medyo kinulang din sa kunat factor itong itong Sunsparks. Kaya napitin din sila mag-rock sa lineup nila. Pero tingnan na natin kung ano ba mangyayari dito sa game number 1, ladies and gentlemen, between SGD Omega and the Sunsparks. Ito na yung sinasabi natin, this is a 1-2-2 dito sa SGD. SGD Omega, yes, 1-2-2. Very unusual nga, no? Kasi usually we do here sa PL nga, 1-3-3, 1-3-3, 1-3-1. Usual lineup natin dito, pero roughly siya, trying actually, to steal that red buff, pero hindi siya nagsasak dito, but Kiluwash, yun ako po, hinagawa, and power nature will connect, that will be the first blood for Team Sunsparks here on the top side naman, kaya ba't tingnan nangyayari? Grabe naman yun, pero kita mo naman yung ginawa dito ng Sunsparks, gaya nga nasabi nila, they will go for the 1-2-2 strategy as well, and the early invade to anti-paneling mismo, yung ating win dito sa SGD Omega, even though na merong Freya, SGD Omega using the hunter veteran hunter with the retribution. Ang kinaganda kasi ng Freya ngayon is unbilis yung attack speed ng isang Freya, kada skill niya sobrang bilis. Tapos pagdikit lang yung laban nyo, lugi ka kasi ang hindi mo matake. Pero pagdating sa 5v5 clash, doon na solid, solid. Hindi, yung Freya kasi parang less damage siya eh. Malapit, pero pagdating ng late game, doon mo na malalaman na mas okay pala gumamit ng crowd control. Pero Sunsparks, with the 4-man rotation dito sa may banda, the Freya, ladies and gentlemen, that is a easy kill and they will go for the first tower. Tignan natin kung mababasag ba nila to. And ang ibang member dito ng SGD, yung ating ding, Nako.
carry ng SGD Omega, eh, tamang farm lang. Tama, yes, tama ka naman niya, tamang farm lang. And right now, makikita naman natin the dominance being showed by Team Sunsparks. And right now, sinusubukan na nga nilang kunin yung first third sa baba. And SGD Omega won't do anything to save this third. Well, so the top lane naman ako, heto na yung follow-up natin with a 3-man rotation. No, counter rotation niya kung tawagin natin with the Falling Star Moon will connect na ako. Pero nabubuhay lang naman. Yung tropa natin, Ken. Itong laban na to, sobrang dikit. Palitan lang eh. Hindi mo alam kung lamang ba yung Sunspur, kasi usually pag nagank ka, pag naka-tourist ka, lamang ka na kagad. Kita mo, kakapatay lang ng SGD sa top lane. Ngayon, Sunspur naman yung papatay sa may bandang bottom lane. And Sunspur, they will get the red out mismo sa Pompeya or Nancy. Very nice transition, ha? Yep. Ganun lang, palitan lang, parang roller coaster lang. Itong line, itong laban natin. Parang at GC trying to recall, pero mapag-ulito siyang lumipad na kanya. Mga din na siya doon. Grabe, parang kayo. Grabe nga. Pero right now, ang lead is on the hands of Team Sunspurs. And now, they're going to transition into the, I think, this turtle. Mukhang susubukan nilang kunin. No, after the Little Wanderer. Hindi yes, na ikaw-content SGD yung pagong kasi wala pang buffs yung ating team. Kailangan ng purple buffs ng Ling bago sumama sa isang kukulangin siya dun sa stamina. Pero kita mo, Rafflesia using the Grok to zone out mismo yung apat na players ng SGD. Grabe, no? Para lang para hindi na talagang makontest ng SGD yung turtle dito sa may bandang baba. And Sunspark ngayon, libreng-libreng makakapag-farm. Siyempre, yung ating carry na si JP. And hit na si Atlas. Pero kita mo naman kung paano mang mama etong si Rafflesia ng Sunspark. Here comes the follow-up. Kaya hinila. Palapit dito si Barry. Hit will fall down. Ready pra pause. What a power of nature. Look at that damage. Sarang naman mapipili na umuwi yung mga tropa natin from SGD Omega. He's very low on HP. Nakapo, inhabol ni Rafflesia doon sa likod. Ha, GZ on the middle lane. Walang magawa para tumulong. Instead, he's trying to defend. Nakapo, pinitawa na lang yung ultimate niya rito. And will engage. Ang unat ni Rafflesia dito. Gaya yung sinabi ni Manjin. Low race lang pero galawang high race. Yung sa grabe. SGD Omega, sila yung mga pambato ng barangay sa mga computer. Sila yung may mga contact number dun sa bano, sa bantay. Pero ito, Farza or Haze using his ability para lang ma-clear waves yung mid lane dito. And hindi mabasag din talaga yung first tower kasi mahalaga yung first tower sa gitna kasi ma-open mismo yung mga nudes area nyo. Which is pwedeng makuha ng Sunspark yung mga resources. May napansin lang ako, Roberti nga. Tignan mo si Toshia, naka-veteran hunter, and right now, I have never seen him inside the jungle camp. So ngayon, nahihirapan siyang magpapera dito. Look at the gold compared to the hyper carries of Sunspark. Okay, ano nga, string nga, no? Tapos hindi ka pa makakuha ng mga nudes, paano mo magagamit yung veteran hunter mo, even the red retribution kasi kinukuha ng kanila ng mga ano eh nakalaban eh oo kita mo yung farm niya 2400 siya yung pinakamababang farm pagdating sa mga core heroes mataas pa nga si ano eh mas mataas pa nga dito sila ngayon yung advantage nila dito sa laro paring greed feather airstrike nandito na rin blade of tempest para dito sa ating lane mamamatay na si paring haze dito beside SGD Omega samantalang JP still alive yung ating Rafflesia pinapakita niya kung gaano kakunat dito yung sangrak sa ating and at GZ gusto niyang kunin eh gusto niyang makontest itong serpent buff pero hindi niya magawa dahil nakaready mismo si Lugash and Rafflesia dito and JP ata buffs yung kinuha niya sa game number 1. Grabe, no? Actually, halos lahat ng buff yata dito ay hawak ng Team Sunspark. Kasi kung makikita mo, both the carries dito, which is JP and KelVJ, parang silang may red and purple buff. Oo. Yung sobrang laki nga. Sa totoo lang, ito para sa akin lang, ang pinakamahalagang buffs ngayon sa Mobile Legends, the purple buffs. Dahil nagbibigay ito ng cooldown, CD reduction, nandiyan yung mana as well. Tsaka meron siyang mana, meron din siyang HP. Yep, tsaka may HP regen din yun. Para dun sa red na for ano talaga na for damage. For damaging lang talaga. Pero ito, pero right now, naman po, talaga naman with the Falling Star Moon, sinusubukan nilang i-dive, pero disengage coming from Sunspark. Dominant na sila eh, on terms of map control. Ito namang
hawak na ng Suns Ultimo Jungle Camps dito. Wala no. SGD Omega. And wala na talaga silang makapat. Look at Raph. Please, siya kung gano'n sa kalunan. Kakuna. Dinarki kayo sa loob. Pero makakamalabas pa rin. Boy, the Corey! Super Roger is still alive! Toss is the one is going to fall down here. He's still on the go as well. Kasi kaya si Perhit dito na i-slow for his time will connect. Nako po na event sa Rapisha. But makakatakas lang naman gamit yung kanyang ibon. Ibang klase ang skill ng low range lang, mga kaibigan. Kiluwash, also Rafflesia, kita mo yung zoning capability ng isang Grak dito. Oo, oh, grabe. Hihirapan si Hit na mahula yung ibang membro ng Sunfight dahil si yung Grak mismo yung nakaharap dun sa mahamay. Kinumit natin na rin yung commit pero nakakaligtas pa rin. Yung Grak dito and Kenji will fall down. Ang sakit ng carry! Medyo nakakayaan na rin with the Bounty Hunter emblem nga din makikita nyo with 3-0. Iba talaga, ang hap din ng isang guard. Ganyan kaaga, may ganyan siyang kill. And nakita natin kanina yung gold niya, medyo may kataasan din talaga. Kasi naman naiiwan siyang nag-farm. And he is also the one who's taking out all of the jungle camps dito ng SGD Omega. Kaya napakalaking bagay talaga ng ganung klase ng play para sa isang carry. Yep, ang tanong dito eh, paano makakabangon yung SGD kung hindi sila makakuha ng mga farm, umaasa sila doon sa mga clear waves. Mm-hmm. Eh ang kailangan talaga nila dito yung mismong purple buffs and the red buffs. Medyo mahihirapan yung SGD dito na makabawi dito sa game number 1. So, malaki na lamang, 10,000 gold lead. Oh, actually, akala ko nga, no, kakayanin ng SGD Omega mag-def, especially with the ultimate dito nung ating Farsa. Oh, yung ultimate ni Farsa ito kasi mabilis, aasahan natin as a clearing technique ng mga minion. Pero hindi nila ma-utilize eh, kasi once na nag-ultimate siya, there is always someone to hunt down. Speaking of hunt down, they are now trying to hunt down Haji, but the ultimate will not collect. Guys, ang ganda ng pagkakatalon dito ni Haji. Yun lang yung ginagawa ko ng play show. Nilalagyan niya lang ng Guardian's Barrier para ma-knockdown dito yung ating lead. And 40 seconds bago lumabas yung ating Lord number 1 SGD ngayon. Kenji, Yabakiras, pampakulat, pampabawas damage, syempre, doon sa ating carry. Pero Golden Stop with the end. Sobrang sakit ng item. Sobrang sakit, yes. I think going for the Thunderbelt also na rin yung carry natin dito, no? Parang hindi na nga ata siya magana eh. Well, immortal. Pwedeng immortal. Physical damage talaga, no? Para talagang pampunitan. Oh, siguro kasi mitiwala ka na Flesh eh, as up, no? Kaya dependent siya na mag-physical build na lang. Physical, yan. Tama ka naman doon. Pero ito, piling ko hinihintay na lang din talaga ng Sunspark yung Lord. Then, na objective. Holy Crystal. Para kay Kelby. Grabe. Parang SGD dito. Hindi lang pala si... Hindi lang si JP. Hindi lang si JP. Kay Rafflesia nga. Kay Rafflesia pa nga lang na mamoblema na sila. Yung zone ni Rafflesia. Pag ganyan-ganyan lang niya si Rafflesia. Pero kita mo yung time na... Oh, yeah, no? Team niya. Yung Preya kasi hindi... Wala na eh. Oh, Dex, Pugine, Wampor, Veteran Hunter. Araw sa baba eh. Oh, naraw-araw. And I think nag-umpisa yung pagiging... Hindi naman... Hindi natin masasabing dead, pero I think gano'n na nga yung nangyari. No, nawala siya sa laro, simula nung na-first bid siya, pero speaking of mamatay na Kumpuha Jeezy. Ultimate out, pero here comes the ultimate of Farsa. Reed will try to run away as well as Rafflesia will fall down. He's still alive, pero tamang sayo lang dito si KLBJ. Gamit yung Esmeralda niya, and there's the record animation galing dito. Sa transport. Oh my god, and that's a triple kill. And hindi pa tayo tapos. May niya, flipping a savage. Hindi! Ako po, iba talaga ang pantakas nun. Magugulat ako kung mahahabol nila yun. Pero kung tinamaan ng 4 star mo, no, malamang sa malamang, sabi. Malamang sa malamang, mamamatay yun yung ating link. Pero I guess Sunspark will get the game number 1. Kung hindi man, it's a miracle if ever na manalo pa yung SGD dito sa larong to. Pero I guess Sunspark, tapusin na nila yung laban dahil nandito na yung ating Lord number 1 yung minion. So, ang minions dito, paano mo didepensahan yung ganyan karaming creep. And SGD still trying to defend their base. Kita mo naman Feather Earthquake dito ng ating Farza. And Sunsparks will get game number 1. Mm-hmm. So, please, doon pa lang sa Snowball nung carry after niyang makapag 2-0. Yes, alam mo na agad na yung pressure dun sa SGD talaga. Sobrang laki, 5-0 nga. 5-0, yeah. And actually, no, ang the only reason kung bakit nanalo dito
yung ating team Sunsparks is what we always say, no, once you control the game early on, possible na na hanggang dulo kayo na yung may hawak, which is nangyari nga, no, because of the first blood coming from Koshi dito, na abangan siya eh. Ng Joy, he did not expect Johead to be waiting on that single bush eh, dun sa may bandang mid lane jungle camp. Oh, yun lang, nag-early invade nga, di ba, gaya nga na sabi natin. Para lang maano, well, nakuha naman ng Preya yung unang red buff dito, pero after the second red buffs, wala na, hindi sila nakakuha ng mga objectives. Inaraw-araw na yung Preya sa may bandang baba. Wala rin na, wala rin kasing pantakas yung Preya. Meron siyang retribution eh, isang divine judgment lang. Mm-hmm. Mabilis na burst damage from Sunsparks. Tapos, yung laban, and it is what it is, mga kaibigan. Yes. Yan, parang Baymax. That is the game 1, mga kaibigan. At hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong game 2. And if possible, magkakaroon ng game 3. Pero bago ang lahat ng yan, ipapasa muna namin kayo sa aming mga panelists. Kero Blue na in the gang, take it away. I totally agree doon sa ating mga caster na hindi pa nga ito tapos. Pero gusto kong marinig dito ang mga low race ng mga thoughts dito. Umpisahan natin, Baring Manjin. Naging dragon tayo kanina pero nagkamali tayo dahil low race pala ang mga pick. Manjin, anong nangyari? Man, feeling ko tama si Batos eh. Nag-uusap kami na bago amang nag-game. Sabi ko, man, mali tayo ng prediction. Sabi niya, paano tayo di magkakamali prediction? Low race nga raw. Low race lang, sir, pero Esmeralda first pick. The king is online, KelBJ. Staying in the top lane after the specific push in the bottom lane. What's interesting here for me is Sunsparks, nauna sila sa push sa tower and na-punish nila si Toshi. And that was an instant bend lane in the bottom lane for them. Nawalan na kagad sila ng lane with the first 2 minutes of the game. That was actually 2.20 seconds. 2 minutes and 20 seconds, hindi pa nababasag yung tower nila. Gusto sanang sumagot ang SGD with that. Kasi lalaban yung SGD with the aggression kasi nga Ling line up sila. Ling line up. Pero ang debate kasi natin dito is yung carry, di ba, sobrang magiging late game pa yan. Pero kung yung carry mo naka-bounty hunter with 2 kills or probably 3 kills umpisa, mid-game ramdam mo na siya eh, and hindi siya mabagal. Hindi siya mabagal. So, Sunsparks, low race lang, sir. Victory. Yes, pero ito, our smart game MVP para sa laban na yun, none other than JP Dakari. Kitang-kita naman natin. Very well said in regards dun sa sa sinabi mo doon dito sa buong team ng Sunspark. Kung makikita mo, no, kung ganun ka-aggressive na yung carry in terms of even Endless Battle and Raptor, masyete lang yung item niya nung unang-una, na halos gina-gangster niya na. And somehow, gusto ko marinig siguro your thoughts, Butters. Paano naging dead? Yes, kita natin medyo naging dead weight doon yung Freya. Pero looking at Haji, the Ling itself, hindi rin tayo nakakita ng mga magagandang plays na manggagaling from Haji, which is yun yung naging bread and butter niya sa mga yung kung paano sila nanalo sa Bryn. The thing about Freya is kahit papaano meron pa ring requirements si Freya para maging malakas. Isipin mo, medyo kailangan mo siyang daling mid game or late game para maging effective, and that is why they went the veteran hunter kasi kaya din naman kasi protektahan talaga ni Freya yung sarili niya sa mga ganito, innate tankiness. But still, ang ginawa kasi dito ng Sunsparks, hindi nila hinayaan mangyari yun. Pinersa nila na pinersa lumaban. Ginipit